Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So ito po ang ating general love reading for Air Sign, Gemini, Libra, Aquarius. Ayan, take only what resonates. Hindi po ito magre-resonate sa lahat. So kunin niyo lang po yung messages na magre-resonate para sa inyo. So yeah, let's start your reading for our Air Sign, Gemini, Libra, Aquarius. Past, present, future. Okay. Kunin po muna natin yung past. By the way, sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please do hit the subscribe button, the notification bell. And meron pa tayong ibang channels, no? Check mo na lang dyan sa description box. Also for personal reading. Nandiyan din po. Open na po yung aking friend, Jean Clemente Palmes, for personal reading. Pwede rin nyo po siyang puntahan sa kanilang bahay sa Calamba, Laguna, para mas ma-read niya kayo ng maayos. Okay. So, for our past, ang lumabas, we do have your temperance, Sagittarius energy, Ace of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, and also, yeah, meron tayo dito ang the High Priestess, Major Arcana. Ayan, dalawa pala yung Major Arcana natin, which is the temperance and the High Priestess. The Seven of Swords, bottom of the deck, Gemini, Libra, Aquarius, this is your energy. Okay, so in the past, I feel like may mga bagay kang hinintay in the past. You have full of hopes, love dito. Could be dealing with a soulmate, yung iba sa inyo, or a twin flame dito with the person na nakikita natin with the High Priestess. Ayan, may deeper level of connection sa inyo nitong person na nakikita natin in the past. Let's clarify the temperance. What's with the temperance card, please? Clarify the temperance. The temperance clarified by the Ten of... the Ten of Cups. Pero, I don't know, pero dumaan kasi sa akin yung energy na Tower. So... yung iba sa inyo, pwedeng may paghihintay in the past na regarding sa katapusan or some kind of ending. We do have here the Star, bottom of the deck. Yeah, some kind of ending na hinihintay because gusto makuha yung pangarap. Something to do with pangarap. Maybe with a person, it is a connection na medyo mahirap makuha kasi pwedeng may hinihintay pang matapos dito. And I feel like a lot of you ay nakikipag-deal sa connection na pwedeng may pagtatago ng sikreto dito with the Seven of Swords. Tinago yung sikreto, especially with the Hermit, Virgo energy. Tinago yung sikreto, tinago yung emotions, and possible na hindi ma-open yan kasi hindi matapos-tapos itong bagay na ito. So nananatiling pangarap lang. I feel like there's a new person dito in the past. Actually, yung person na yun has a lot of love for you. Has a lot of love for you. Yeah. Tell me more about the Ace of Cups. Mahal na mahal ka kung baga nitong person na ito. But, yeah, this person feels so happy with you. Masaya siya sa iyo eh. And kung magkakaroon lang ng opportunity with the Six of Wands, this person wants to have you. Yeah, the High Priestess is here. So this is a soulmate energy, soulmate connection here. Gusto kang makuha nitong person na ito kahit gaano kahirap eh. Kaya lang, at the back of his or her mind, may nakikita pa rin siyang dahilan kung bakit parang, teka lang, wait lang, maghintay muna tayo ng tamang panahon, tamang pagkakataon. So, with the Nine of Swords, ayan, nandito yung aggressiveness nitong person na ito. Gusto niya nang gawin eh. Gusto niya nang gawin kung baga pwedeng matagal na naghihintay with the Hangman. Itong person na ito, pwedeng may kinalaman sa distance, so pwedeng a long distance connection with the world. Oh yeah, this person is really waiting. Another temperance card here. Okay, Sagittarius energy. So talaga naghihintay yung person mo sa pagbabago with the Wheel of Fortune. Naghihintay siya sa pagbabago, itong person na ito. So let's clarify the High Priestess. For some of you, pwedeng ikaw ay nasa isang relasyon pa or yung person mo. So another relationship ang
involved dito sa connection na ito. So in the past talagang naghihintay na matapos or magkaroon ng pagbabago regarding doon. Okay. Some kind of energy na may kinalaman sa pagnanakaw. So, parang gusto kang nakawin itong person na ito. So, if you are the one na is still in a relationship, gusto kanyang nakawin dito sa person ito. By the way, take only what resonates and pwede magkapalit-palit ang role. So, kung cross-watcher ka, pwedeng ikaw ito at hindi si air sign. Inuulit ko lang po, ano. So, the High Priestess is clarified by the Seven of Cups and the Seven of Swords. Yeah, yung iba sa inyo could be dealing with the twin flame connection, twin flame or soulmate connection, kaya lang dealing with their karmic person. Pag sinabi natin karmic, ang daming lesson niya na ituturo sa iyo eh. Kaya lang, nakikita natin dito, nandito na yung mga options in the past with the Seven of Cups. Andyan na, dumating na itong person na possible na with the Seven of Swords, nakikitaan mo ng pagkakapareho sa inyo nitong person na ito. Like, napaisip ka rin ang gusto dito sa person na ito and sa connection ninyong dalawa eh. Maybe for some of you, naramdaman mo na nandyan lang siya kahit nararamdaman mo yung energy niya na parang anlapit niya lang kahit ang layo niya. Parang hindi mo nararamdaman yung separation sa inyong dalawa or pagkakalayo. Yeah, because maybe yung iba sa inyo, pwedeng lumalabas siya sa panaginip mo, nakikita mo pa rin siya sa social media. So, parang pakiramdam mo, parang nandyan lang din siya kahit malayo siya. So, proceed na tayo sa present moment. What's with the present moment with you and this person? For our air sign, Gemini, Libra, Aquarius, anong meron sa ating present? Again, hindi po ito magre-resonate sa lahat. Someone here is pwedeng ikaw itong person ito nakaranas na magkaroon ng witchcraft or gumawa ng witchcraft. Yeah, pwedeng ito yung reading mo kung nakaranas kang gumawa ng witchcraft. Iba't ibang klase, may panggagayuma, may... If you do believe in that kind of ano, no? Panggagayuma or... Yeah, pwede rin paggagamot, pwedeng ikaw ay nakaranas magpagamot sa albularyo, pwedeng ganyan. And or... pwedeng may mga ginawa kang something na hindi ka mga kagalit. This could be your reading. Or tinry mong gayumahin or isipin ka man lang na itong person na ito. So, may mga ginawa kang witchcraft para mangyari yon. Something to do with that. So, this could be your reading. Pupunta tayo sa present moment. Kukuha lang tayo ng mga three cards dito. We do have here the Queen of Swords. One last card. The Ace of Swords. Ayan. Bottom of the deck is the Three of Swords. Ayan. That is your energy. Tapos yung last card na lumabas is the Emperor. Okay. So, nakikita natin with the Queen of Swords. Meron ditong parang kinakat off. Ito, I wouldn't be certain kung ikaw ito or yung person mo. Kasi sa totoo lang, pwedeng magkapalit-palit talaga ang roles. Yung iba sa inyo, you are a cross-watcher. So, hindi ko masabi kung ikaw ito or yung person mo. Pero may pagka-cut-off na ginagawa dito, maybe because of the problems na nangyayari sa inyo, yun nga, with the third-party situation. Tinatry i-cut-off ngayong present moment na ito. With the Three of Wands. Yeah, nagpo-focus ito sa growth. So, this could be you, nagpo-focus ka sa iyong career, sa iyong growth, sa iyong process, profession, ayan, sa career mo. Because napakahirap with the Queen of Pentacles, ilabas ang totoo. Dahil nga, yung iba sa inyo, there's a third party situation. So talagang ito yung nagiging main reason kung bakit itinatago ito. Maybe marriage with the Four of Wands here. Kaya lang you're still having this energy of a soulmate or twin flame connection. Ang hirap alisan, ang hirap basta-basta layuan. Pwedeng tinry mo na rin i-cut off yung person which is your soulmate before, but hindi ka rin naman nagtagumpay kasi nandyan pa rin naman siya sa puso at isipan mo. Okay? So, what's with the Ace of Swords? What's with the Ace of Swords? Present moment, please. With the Ace of Swords, we do have here the King of Wands. Aries, Leo, Sagittarius energy. Alam mo, itong person na ito really would like to have some kind of change here with the Five of Pentacles.
gusto niya magkaroon ng pagbabago eh. And this person really do loves you all at gustong-gusto ka niya. I don't know, nakakita ko ng tattoo. This could be a reading kung ikaw ay may tattoo. Especially sa face or sa shoulder area. This could be a reading. Yeah. So anyway, alam mo yung person mo, hindi baling masaktan siya eh. Nakukuha natin yung paglapit nitong person na ito. Clarify natin yung emperor. We do have here the Two of Pentacles. Oh, for some of you, pwedeng may children na involved dito, kaya mahirap. Now, with the King of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces energy, nandun yung pagmamahal, kaya lang kailangan itago. Kasi kailangan unahin yung mga responsibilidad. This could be you. Kasi ikaw yung nakikita natin umiiwas, ikaw yung lumalayo, umaalis. But yun yun na lagi nandyan yung person mo for you. And yung person mo, gustong-gusto ka talaga niya makuha or you know, there's this passion dito sa person mo. Yung paghahangad, sobrang gustong-gustong-gusto niya na. But you do have your priorities. Okay, so future reading tayo for your future. What do we have here for our air sign, Gemini, Libra, Aquarius? For our future, please. Future reading for Gemini, Libra, Aquarius, please. Okay. Okay. You do have here the Six of Cups. The Six of Cups, the Seven of Wands. And then the Two of Wands is here. Ang daming actions na nakikita natin in the future. Ika-clarify lang natin. The Six of Cups clarified by the King of Swords. Alam mo, mahirap talagang itanggi ito. Yung iba sa inyo, this is a high soulmate connection here. Ngayon, mahirap itanggi. So, in the future, nakikita natin na parang hindi na muna pinaglalabanan. Parang hinahayaan na lang kung ano mangyari. The Moon is here. So, talagang continuation ito ng inyong soulmate or twin flame journey. Lumalabas sa panaginip or sa pag-iisip nyo lagi ang isa't isa in the future. What's with the Seven of Wands, please? Hindi mo talaga mahirap itong connection na ito, mahirap kalimutan eh. Lalo na lagi nandyan yung kahit gusto mo nang kalimutan, hindi eh. Nandyan na naman parang nang-aasar na after several weeks, magpaparamdam naman siya sa isip mo. The Three of Cups is here. May nakikita tayong pagbibigay dito with the King of Cups and the Star. This is your person. Magugulat ka na lang biglang may pagme-message na gagawin itong taong to. And the message is something very emotional. Hindi na kinakaya ng person mo. Sa inyong dalawa, mas nakikita natin na siya yung nagagawa ng paraan para mangyari yung connection ninyo. So in the future, we do have your Three of Pentacles bottom of the deck. Talaga magpapakita siya ng senyales na kailangan ka niya sa buhay niya. Let's read it all. Two of Wands clarified by the Two of Swords. Yeah. May pagpaplano, may mga desisyon na kailangan mong gawin. But you know, with the Knight of Wands, I feel like you're getting ready. Hindi ka pa masyadong handa, especially stuck. Nakikita ko yung stuck na situation mo with the Eight of Swords. You're stuck. Gustuhin mo man, pero parang hindi mo kasi alam yung way out mo sa sitwasyon. But I can see yung movement ng person mo pwedeng gusto niya rin makawala ka sa isang sitwasyon. For some of you, nasa iyo yung third party situation. Gusto niya rin gumawa ka ng paraan na makaalis ka dyan. But the problem is, hindi niya rin alam kung paano. Basta magpaparamdam lang siya
ng mga konting movement para maramdaman mo na nandyan siya. Okay? Na anytime na umalis ka, nandyan siya. Okay, so that's it for now. Thank you for watching. Sana nakaresonate kayo. Please do like and subscribe to our channel, Unicorn Princess Terror, Madam PTV, Virgo Philippines, Dapit Hapon TV, and Water Sign Philippines. I love you all guys again, and bye-bye.